Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na talakayan po ngayon sa social media. Marami po nagsasabi na wala daw po si Alden, hindi daw po makakapunta sa Lazada, etc. etc. Alam nyo, mga kaldab, hindi naman po ia-anunsyo yan ng Lazada kung hindi po darating si Richard Fulkerson o magla-live Zoom lang si Alden galing Amerika to market Taguig, mga kaldab. Para lang po sa kaalaman ninyo, para lang po sa mga bumibisita sa channel ko, mga kaldab, hindi po tayo nagbibigay ng fake news. Live po yan, inanunsyo po yan ng Lazada. Depende na lang po sa Lazada kung hindi po pupunta dyan si Alden. Hindi po ba? Napakaaga pa po ngayon. Kumbaga, pinopromote na nila. Siyempre, maraming tao mag-aabang. Maraming tao ang gustong makita. Tapos yung post pa po nila na andun si Bea at ilang mga GMA Sparkle Artist Center. Medyo sabihin natin, madami-dami. Di po ba? Yan po yung sinasabi nila na fake news daw po tayo. Lazada ang una magiging fake news pag hindi nila tinotoo yan, pag gawa-gawa lang po nila yan, di po ba? Sila po yung may kasalanan at wala po tayo. Kaya tayo lang, ako lang naman po nagbibigay ng mga update. Nagbibigay tayo ng mga kaganapan. Kaya wag po kayong padadala sa mga sinasabi po nila. Real talk yan, mga kaldab. Depende na lang po sa kumakalat. Depende na lang po sa mga taong magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan, di po ba? Basta chill lang tayo, mga kaldab. Ako, gusto ko, updated lang po kayo. Gusto ko lahat ng mga kaganapan, 101%, di po ba? Na, kumbaga, updated po tayo. Although maraming sumasalungat, maraming nagsasabi na fake news ako, okay lang yan. Normal lang po yan. Huwag po kayong padadala. Kasi binabasag po natin sila. Uulitin ko lang po sa mga gusto pong makita si Richard Fulkerson. Maaga ko na po kayo nang inaabisuhan dahil mapupuno po. Marami pong pupunta dito sa market Taguig para lang po makita si Alden. Sa mga mamis na gusto nyo makita ng live, mas maganda po talaga agahan nyo, mga kaldab. Well, eto na po yung pinaka main update natin, mga kaldab. Nakakagulantang po mga balibalita na pabor nga po sa atin. Di po ba? Nakakagulantang sa mga main fanatics at army, nagigil na naman po. Sinasabi nga po pag-uwi dito ni Alden at ni Mengay, sabay nga po nilang i-celebrate ang birthday ni Mengay. Ito yung mga tipo na nag-celebrate na o nagbakasyon na sa ibang bansa at iba naman po yung celebrate dito sa Pilipinas. Marami nagsasabi kasi na pinakapaborito talaga ni Mengay ang beach sa Boracay. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan, pero marami na pong komento, marami na nagsasabi na kayang-kaya naman po ni La Richard Fulkerson na mag-private o kumuha ng private resort, mga kaldab, para nga po sa family bonding moment po nila sa birthday ni Mengay. Pero syempre, issue na naman yan, mga kaldab. Marami na naman magre-react, Mr. Destiny, fake news ka na naman. Sasabihin mo na kasama talaga ni Mengay si Alden sa Amerika. Tapos pag uwi ni Alden, kasama niya na si Mengay. Tapos kukuha sila ng private resort dyan sa Boracay. Ako, mga kaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong bulag at bingi. May kanya-kanya po tayong pananaw at opinyon. Nakikita nyo naman po yung mga setup na gagawin po ni Alden para sa birthday ni Mengay. Si Mr. Spotted, meron po ba? Alam na po ni Mengay yung mga dapat niyang gawin. Alam na po ni Alden Richards kung ano nga po ba talaga yung pinakapaborito ni Main Fulkerson. So alam na natin niya, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, kung true-blooded Aldab Nation ka, maging kampante ka lang, maging matatag ka lang. Alam nyo naman po na hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa. Maraming beses po itong ginagawa ni Alden Richards simula po noong 2016. Real talk to, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Ako, kitang-kita nyo naman po kung gaano po kamahal ni Richard Fulkerson si Main Fulkerson.
Di po ba? Kaya wag po kayong padadala sa mga binabato nila. Normal lang po yan eh. Kasi alam nyo naman po na may mga bagay-bagay po na kailangan po nilang gawin, kailangan nilang, di po ba? Although sabihin natin, tape tong eat bulaga sa mga nagtatanong, sa mga dumadaan lang sa channel ko, sa mga baguhan, Monday to Wednesday, tape po ang eat bulaga. Ibig sabihin lang po nyan, walang ganap kay Menggay. At main goals at daddy's girls, wala po muna atang update. Dahil replay po ang ipalalabas sa susunod na Sabado. Yan, eto napakasimple. Hindi po ba? Mabuti pa po tayo. Alam po natin yung mga kaganapan kay Menggay. Pero bakit ang mga main fanatics wala? Bakit ang mga R-main talagang kumbaga nag-aantay lang sa patak ng ulan? Kaya nga po sabi ko sa inyo, mas maganda po kasi kapag wala si Menggay sa 8 Bulaga. Alam nyo kung bakit? Kasi wala may update ang mga main fanatics eh. Wala sila mapopromote sa page nila, wala sila maipopost, wala sila masasabi, di po ba? Kasi wala naman po silang hinahanap eh. Di po ba? Real talk to mga kaaldab. Tignan nyo simula't simula. Lahat ng mga page ng R-Main, main fanatics, may kita nyo po, walang kabuhay-buhay kapag wala si Menggay sa 8 Bulaga. Wala po kasi silang makuwang update eh. Wala po sa kanila makapagbigay ng update. Kaya nga po natatawa na lang po ako eh. Kapag sinasabi nilang close na close nga po raw sila sa pamilya Mendoza. Binabasag po natin sila eh. Di po, real talk to mga kalda. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa dumadaan sa channel ko. Sa bumibisita. Ang channel po na ito updated po tayo. Although ngayon hindi siya masyado kilala. Although kumbaga nauuna tayo, pero nababasa naman po nila yan, nakikita naman po nila yan eh. Ang problema lang mga kaaldab, may nagre-react na agad. Nagre-react po sila nang hindi po nila alam yung katotohanan. Nagre-react sila na ganito, ganyan, ganon, di po ba? Basta sa akin, kung ano lang yung kumbaga trending, yun lang naman po tayo. Sa mga hindi po maniniwala, naaarkila ng private resort si Richard Polkerson para kay Main Mendoza, eh bahala na po kayo. Pero kung titignan nyo yung sa Boracay po at sa mga interview po na mga sekretong galawan o mga mala ninja moves na galawan, hindi po papahuli dyan si Richard Polkerson Jr. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po natin mga video na ilalabas. Kaya kung bago ka lang, eh huwag mo pong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.